ginagawa yun ang paraan para mapansin sa atin. Hindi malayo mangyari yun. Sige, uwi mo na ako. Hindi ta, kahit naman desperata ka tsaka masama ugali, gusto pa rin maging kaibigan mo eh. Pako, ano yan? Electric pan! Wow! Alam ko na yayakapin mo ko, sana. Eh, kung nalang binilik na. Alam ko masama ang loob mo sa akin. Naiisip ko din naman talaga. Siguro nga ikaw talaga si Agua. May kailangan kang malaman. Ang Nanay Rosie mo kasi, nakakulong siya. Ano po? Nanay Rosie, ano pong nangyari sa inyo? Ayoko na muna magsalita. Mahirap nanak eh. Baka lalo ako mapahamak. Okay ka lang ba? Tumalaw po kasi ako kay Nanay Rosie. Hindi rin siya naniniwala na ako si Agua. Hindi naman ganun kadaling maniwala agad-agad eh. Hayaan niyo lang po muna ako na yakapin kayo. Lungkot po kasi talaga ako. Eh, sir? Sir? Hindi pa po ba kayo uuwi? Eh, kasi po si Bendita parang kailangan po niya ng doktor. Bakit? Anong ba nangyari kay Bendita? Na-aksidente ba siya? Hindi po, hindi po. Hindi po ganung klaseng doktor. Yung ano po, yung doktor po sa utak. Bakit? Nakapapanga pa rin ba siya na siya si Agua? Ako po, sir. Eh, kunti na nga lang po. Maniniwala na po ako talaga na siya si Agua eh. Naku, sir. Sir, mababaliw na po ako dito, sir. Huwag kang mag-alala, Tonyang. Nag-usap na kami ni Mercedes. Uwi siya dyan para sikasuhin si Bendita. O, sige po, sige po. Ay, ako po, ako na pong bahala dito. Salamat. Hello? May I please speak to Sulita Aguirre? She's not here. Who is this? I am the bank manager of Mayfair Rural Bank. May I know who's on the line? This is her son. Tumawag po kami para kumpirmahin lang yung mga details sa pagsara ng account nila. What are you saying? They're closing their account? Pumunta si Doña Amalia Montenegro dito. Nagpadala po ng power of attorney ang mami nyo. Eh, hindi ko alam yun ah. Ang sabi ni Doña Amalia, napag-usapan na daw po nila yun ni Miss Aguirre. Kindly contact us pag pwede nang makausap si Miss Solita. Sigurado ko bang kaya mong umuwi na mag-isa? Oo naman. Ikaw, sigurado ka bang kaya mong mag-isa dito? Oo, kaya ko. Mag-ingat ka. Alam mo, hindi ko nakakayanin na kung nawala ka pa sa amin. Ano ka ba naman? Uuwi lang ako. Tsaka wala naman siguro masamang mangyayari sa akin, hindi ba? Ano ba? Para naman napakalipit naman ang yakap na yan. O sige na nga. Basta babalitaan kita tungkol kay Bendita. Paldona ng balita. Hindi ko pa rin mahanap si Agua eh. Nakawala na nga ako ng pag-asa. Nakabahan na ako, Baldoa. Hindi ka nakauwi na si Agua. Bigyan muna natin ng ilang araw. Kung hindi pa rin natin mahanap si Agua, tayo na mismo ang pupunta sa isla para kunin siya. Gabi, natagpuan yung katawan ni Ma'am Sulita, yung nanay ni Ronnie, na nakahandusay, duguan dun sa opisina niya. Tapos, ang sabi ni Doña Amalia, si Rosie daw yung may gawa, kasi siya lang naman yung nakakapasok dun sa opisina ni Ma'am Sulita. Tapos, nung in-inspeksyon nila yung kwarto ni Rosie, may nakita silang pera. Yun, nagnakaw daw si Rosie. Hindi po magagawa ni Nanay Rosie yun. Oo nga, kaya lang, wala silang makita na ibang tao na gumawa ng krimen na yun eh. Tapos
umami ni Rudy. Ano nga daw eh? Comatose? Comatose nga na yung hindi daw alam kung kailan magigising. Kawawa naman pala si Rudy. Kailangan niya ako. Doña Amalia. Yes, Rudy. I just received a call from the bank. Sabi nila, kinaklose niya yung bank account ni Mama. Bakit ginawa mo yan? Hindi pa kayo nag-usap. Before you get any ideas, napag-usapan na namin ng mami mo ang tungkol sa pag-close ng account bago siya na-aksidente. Bakit naman papayag si Mama i-close ang account? Dahil yun ang gagamitin namin pera para sa expansion ng negosyo. Mas mura namin makukuha ang deal pag cash ang ginamit. Ronnie, sana pagkakatiwalaan mo ko pagdating sa negosyo. Katulad ng mami mo. I was just asking Doña Amalia. At sana nga pwede kitang pagkatiwalaan. Mom, bango niya na. Nandiyan ka na pala. Nagluluto ka? Oo. Bakit parang gulit na gulit ka? Eh, hindi kasi. Nung muling nagluto kita, sinulugot eh. Ano ka ba? Lumaki ako sa US mo. Kahit papaano, marunong ako magluto. Sinadya ko lang talaga yun para asarin ka. Sige, maupo ka na. Luto na to. Sige, tama-tama. Nagugutom na ako. Kain na. Nakakabusog naman yung tinginan na yan. Hang sweet! Oh, Kito! Kain ka muna. Nagluto si Bendita. Okay na ako. Kumain na ako, tol. Sayang. Teka. Ano ang sarap-sarap ng niluto ni Bendita? Laki-laki ng ngiti mo. Sira. Tol, matagal na tayo magkaibigan. At ngayon lang kita nakita ang napangiti ng babae ng ganyan. Bago na bago. O sige, kaya na magkaibigan naman tayo. Aminin ko sa'yo, si Bendita kahit matara yan, dati ko pang kusunada yan eh. Masaya ako kapag kasama ko siya. In love ka, tol? Eh, hindi pa siguro ganun. Pero, atotorpe kasi ako eh. Tsaka, alam ko naman na hindi ako yung tipo ng lalaking magugustuhan ni Bendita. Tol, bago mo maisip na magugustuhan ka niya, sana maisip mo na hindi kayo habang buhay magkakasama. Darating ang panahon, kailangan mong ibalik din siya sa kanila. Ko yung nangyari sa mama mo. Nandito ako para damayan ka. Pagkatapos ng lahat na nangyari, Bendita, may lakas ka pa na loob pumunta rito, Bendita. Ronnie, hindi ako si Bendita. Ako to si Agua. Pakulo na naman to, ha? Ha? I will not fall for the same prank twice, Bendita. Alam ko na ang totoong itsura ni Agua. Hindi mo na ako maluloko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo kung paano ako naging normal. Pero maniwala ka, Ronnie. Ako to. Ito bang paraan para makatakas ka sa mga ginawa mo, Bendita? Ha? Ha, Bendita? Anong ibig mong sabihin, Ronnie? Hindi kita maintindihan. No, Bendita, you are such a good actress. Super good. Pero hindi mo pa ako mapapaniwala. Alam mo, wala pa akong matibay na ebidensya, pero sa oras na makasiguro ako, magbabayad ka. Pero Ronnie, hindi mo ba nararamdaman? Ako to, si Agua. Umalis ka na, Bendita. Umalis ka na! You know, stop wasting my time. Umalis ka na. Malayo pa ang umaga. Iwan ko
yung damit ko. Pasensya na, ha? Ang hirap pala maging taong tubig, no? Pag di ka nalulublob sa tubig, nanghihina ka. Eh, hirapan ka na. Isipin mo si Agua, Bendita. Buong buhay siya ganyan. Tama nga yung sinabi niya. Hindi madaling maging siya. Alam mo, pares naman kayo maganda eh. Alam mo kung bakit ko nagustuhan si Agua? Kasi kahit hirap na hirap na siya, mabuti pa rin ang kalooban niya. Hindi katulad ko. Agua! I love you. Ba't ganyan ang itsura mo? Kaya mo bang magmahal ng isang katulad ko? Di mo ba nararamdaman? Ako to, si Agua. Umalis ka na! No, stop wasting my time! Umalis ka na! Kung kailan naging normal na ako, Ronnie? Kailan hindi na ako natatakot na humarap sa'yo. Tsaka ka naman nagalit sa'kin. Ano bang nangyari sa'yo, Ronnie? Nabuksan nga ang mga mata mo. Pero bakit parang puso mo ang nagsara? Bakit hindi mo mahanap sa puso mo na maniwala na ako talaga si Agua? Agua, gusto kitang makikita palagi. Gusto mo sabihin ko na lang sa kanila ang tungkol sa atin. Ako nakakausap kay Doc Marshall. Huwag na lang. Baka mas lalo lang tayong mapagalitan. At dala mo yan. Nakalimutan mo na ba? Di ba ito ang libangan natin dati? Lika, sayo tayo! Agua. Saan na, Pete? Kasi magkasama na tayo ulit. Fine. Ako si Bendita. I've been pretending to be Agua all along. Kailangan kong maging matigas. Hindi mo na ako pwedeng maloko, Bendita. Kung ikaw nga ang may kinalaman sa nangyari kay Mami, I can't let you get away with it. Sabi po ng abogado na wala na po tayong magagawa. Kahit iurong ko po yung kaso, makukulong pa rin daw si Nanay Rosie. I'm so sorry. Hindi, Bill. Kung parang ako parang makalaya ang Nanay Rosie mo. Kung mahuli talaga yung totoong kriminal, or kung magising si Mami at saka mag-testify na wala kasalanan si Nanay Rosie, yun lang. Ronnie, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag, pero kinukutuban ako, nararamdaman ko may kinalaman si Dunya Amaya dito. At si Bendita. Bendita? Nakita ko sa crime scene yung necklace na binigay ni Mami sa kanya. Hindi ko rin maintindihan. Dinalaw niya ako minsan. Pero sinasabi niya siya si Agua. Pinuntahan din niya ako. At yun din sinasabi niya. Pero minsan lang ako naloko. You know, I think she's trying to pretend na she's Agua kasi she's trying to hide something. Ma'am, may ragyod na ningabot ka na, ma'am. Kaganiha pa kung ma'am nag-worry. Asa man si Bendita? Eh, nangayaw man to sa akong permiso nga. Muadto raw siya sa dalampasigan. Sinasabi pa rin ba niya na siya si Agua? Oo, ma'am. Tsaka, ma'am, sumasama yung loob niya pag tawagon ko siyang Bendita. Ano sa tingin mo, Tony? Alam mo, ma'am, kung ako lang ipalo kung unsay akong gibati, nga, diri sa akong kasing-kasing, naay nag-ingon na sa ako nga,
si Agua man to kay ana man ang lihok ni Agua, di ba? Pero di man magsinungaling ako mga nakitaan, ma'am. Si Bendita man gitong akong nakitaan, ma'am. Sao naman ako? Ayan, pwede ka na maligo. Salamat pa ako, ah. Sus, wala yun. Bakit tayo mo nagpapasalamat ako sa'yo? Hindi naman. Sanay lang kasi ako na nagreklamo ka. Tatakang nga ako eh, bakit parang ngayon hindi ka na mareklamo? I know you won't believe it. Pero, I'm beginning to love this place. Talaga lang, ha? Seryoso. Alam mo kung bakit? Kasi, kahit hindi naman malapalasyo tong bahay na to, I'm treated like a princess. Gusto ko lang po itanong kung ano pong maging hold ko sa company in the event na matagal pa magigising si Mami. Being the son of the owner, you have the right to the company. But because you are a minor, I'm sorry to say, you have no control. Attorney, what do you mean? Until you reach the right age, si Doña Amalia ang may control na negosyo nila ng mami mo. Dahil siya ang legal business partner ni Miss Aguirre. Pwede siya mag-desisyon para sa kumpanya without asking for your opinion. Pero, paano ako mag-guarantee na hindi kami nananakawan ni Doña Amalia? You can ask to open the book of the company. Wala siyang magagawa pag hiningi mo yon. But be sure, mapagkakatiwala ng mga taong gagawa nun para makasiguro ka. Paano may papaliwanag na normal na siya? Na hindi na siya takong tubig? Sa dami ng misteryong nangyari sa buhay natin, ngayon ka pa ba nagtatanong? Inaako ng kambal. Kahit magkaiba yung anyo nila, kahit nakapikit ako, nararamdaman ko kung sino si Agua at kung sino si Bendita. Mercedes, naiintindihan kita. Pero sana maintindihan mo rin yung punto ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit normal na si Agua? At saka bakit ngayon lang? Hindi rin alam ni Agua kung paano siya naging normal. Mercedes, hindi tayo pwedeng basta-basta makipagsapalaran. Paano pag uwi ko dyan at naniwala ko andyan na si Agua, tapos andito pa pala siya? Sige. Ikaw ang bahala. Mag-ingat ka, Marshall. Ay. Oh, bakit parang natahimik ka? Papaisip lang ako kay Zelda. May naisip akong paraan para makuha natin si Agua mula kay Paco. Ano? Kung hindi natin sila makita, sila ang palalapitin natin sa atin. Ayaw mo sabihin. Basta, may naisip akong plano. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na normal na ako, Mama. Nakakapanibago nga po eh. Kasi ngayon nakakalabas na ako ng hindi natatakot, nasasaktan ako ng mga tao. Hindi po kayo naniniwala na ako si Agua? Wala akong pakialam kung si Agua o Bendita ka. Pareho ko kayong anak. Ang importante sa akin, magkasama tayong dalawa ngayon.
Ito pa ang gulay, oh. Okay ka lang ba? Yaya, alam ko dapat maging masaya na ako dahil normal na ako at dahil nakabalik na ako dito. Pero hindi ko pa rin maiwasan maging malungkot. Eh, bakit naman? Kasi nagpunta ako kay Ronnie. Hindi rin siya naniniwala na ako si Aqua. Ako? Eh, hindi mo rin naman kasi masisisi si Ronnie. Kasi alam mo dati, niloko na siya ni Bendita. Nagpanggap si Bendita na siya si Aqua. Eh, ako nga din nalilito na eh. Hindi ko na nga alam kung ano isipin ko sa inyong dalawa eh. Pero Yaya, kailangan niya ng kaibigan. Tama ka dyan. Lalo ngayon na kumatos yung mami niya. Kawawa naman si Ronnie. Oh, Doña Amalia, bakit? Nabalitahan ko na pumunta daw dito yung abogado mo. Anong pinag-usapan niyo? Doña Amalia, sorry ha, pero it's none of your business. Wala naman akong ibig sabihin sa pagtatanong ko, Ronnie. I'm just looking after you. Lalo na ngayong wala si Sulita to guide you. I may not be of legal age, Doña Amalia, pero I assure you, kayang-kaya kong alagaan ang sarili ko. Sige, Ronnie. Magmatigas ka pa. Baka magising ka na lang isang araw na wala ka na kahit isang kusin. Baka pati ikaw, hindi ko patawarin. Excuse me po. Saan po yung kwarto ni Mrs. Aguirre? Salamat po. Kawawa naman po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Kaibigan po ako ni Ronnie. Papagalingin ko po kayo. Gising! Bakit po hindi kayo nagigising? Gising po kayo! Ay, anong ginagawa mo, ha? Ronnie? Anong ginagawa mo dito, ha? Sinisiguro mo na matutuloyin si Mami? Sinasabi mo, Ronnie, hindi ko magagawa yun. Oh, anong ginagawa mo dito sa room ng mama ko? Ha? Then explain! Hindi ka naman maniniwala. Tell me. Interesado naman ako. I want to know your reason. Nandito ako kasi gusto kong pagalingin ng mami mo. This is just priceless, Bendita. Si mami sinusubukan mo pagalingin? The last time I checked, hindi ka naman doktor, Bendita. Hindi mo naiintindihan, Ronnie. Naghihimala ang mga luha ko. Sa katunayan, yun nga ang ginamit ni Bendita para gumaling ka at makakita ka ulit. Aqua? Nakakakita na ako! Tanim mo. Ganun mo ako kabilis mapapaniwala. Bakit pagalit na galit ka sa akin, Ronnie? Wala naman akong ginagawang masama. Alam mo, kung talaga naghihimala yung luha mo at ikaw si Aqua, sige nga, subukan mo. Heal my mom. Go. Go! Ronnie, nawala na kasi ang kakayahan kong magpagaling simula nung maging normal ako. Ang galing mo talaga, Bendita. Ang galing mo! You think I'm this stupid? Ha? Parang awam mo na maniwala ka naman sa akin. Enough! Enough, Bendita! Umalis! Umalis ka na! I don't wanna see you near my mom again and I don't wanna see you anymore!
na si Agua. Anay Rosie, ano pong nangyari sa inyo? I don't want to see you near my mom again, and I don't want to see you anymore! Sir, saan po kayo pupunta? Pupunta lang ako sa beach, ah. Naku, sir, mukhang delikado na po. Malakas ng alon. Hindi, I just want to get my mind off things and I can manage. Sige po, ingat. Salamat, salamat. Saan kaya si Dahlia? Sana kasama ko ngayon sa hotel. Eriko, namumulikat ako. Aksidente. Sorry po, wala pong Baldomero Barameda yung sinugo dito kahapon. Kakay? Saan mo'y tinago si Agua? Agdo! Ano nang bala mo? Ito, ganito. Bantayan mo si Bendita. Huwag mo hayaan mo tungkol siya ng tatay, ha? Cute, bakit? Pauwi na daw si Paco. Malapit na ako kay Agua. Pagbuksan mo, baka si Paco na yan.